Revelation, rason bakit wala ang Philippine women sa Asian Games, binulgar. Walang gustong maglaro. Pero pag ganyan, naka-VEDS, huwag kalimutang mag-subscribe, tingin notification bell para i-update kayo dito sa ating channel. Sa nalalapit na Asian Games kung saan na magpapakitang gilas ang ating Philippine men's volleyball team matapos ang halos 49 years absence sa kompetisyon, marami ang excited pero marami naman ang tila may mga katanungan pa sa isipan. Katanungan kung bakit men's lamang ang kasali at wala ang women's. Well, sa artikulong inilabas ng Inquirer, pinaliwanag rito ng mismong Pangulo ng PNVF na si President Tatsu Zara kung bakit ganito ang kinahinatnan ng ating national team sa quadrennial meet. Unang sinagot ni Zara kung bakit nakasama ang men's team. Simple lamang, binigyan ng pabor ng mismong Philippine Olympic Committee na makasali ang ating men's national team sa Asia's biggest stage na ilang taon din na masasabi nating na-deprive. What I like about the ideals of POC President Bumble Tolentino is to give a chance to more sports to compete in Asian Games level. He wants to give an opportunity despite the limited funding. For me, as long as there is an opportunity to play, let's participate because it improves our ranking. Especially the ranking is important for both indoor and beach volleyball. Both indoor men's and beach volley ng men's and women's ay ganito ang naging trato ng POC. Ibig sabihin, may suporta ng gobyerno ang pagpapadala ng mga atleta sa Asian Games dahil unlike other world championships, mas involved sa mga ganitong event ng gobyerno dahil meron tayong ahensya na namamahala sa mga ganitong uri ng palatuntunan na nasa ilalim ng International Olympic Committee. Pero ang big question, bakit wala ang women's? Well, sinagot muli yan ni Zara at ayon sa kanya, hindi sila nakapagbigay ng listahan ng mga players na sasali sa Asian Games dahil noong panahon kasi na hinihingan sila ng hagok o ang organizing committee ng Asian Games ay walang player ang nag-commit na maglaro para sa event na ito. I've been getting a lot of questions why we're not sending a women's team. We were given the deadline. We do not know who the players available are from the PVL and the university. So what happened after the deadline, we didn't get to submit unlike the men's team who already had the commitment of the players. Yan ang pahayag ni PNVF President Tatsu Zara. So in short, babalik na naman tayo sa problema natin sa scheduling at commitment ng players. Dahil sa nakikita ko, walang player na nag-commit dahil wala rin naman silang kasiguruduhan sa mga susunod nilang kompetisyon sa kanilang mother team or school. Remember, di lang pro league ang buusat ngayon, kundi pati mga collegiate tournaments ay ongoing. Kaya kung ikaw ay player, wala ka rin naman talagang makukuhang assurance dahil di mo rin din alam ang schedule kung kailan magsisimula ang liga sa buong taon. It means ito na siguro ang tamang panahon na magkaisa ang lahat ng stakeholders at ilatap ng BNVF na ating sasalian sa isang taon. Nang sa ganon ay magkapagplansya sila ng tamang schedule para sa bansa at para sa mga club and schools nila nang hindi nagkakaroon ng conflict. O kung di nila kaya magkaisa, it's now time for PNVF to deepen the pool of players. Bilang kung sino ang kunuha ay doon na tayo magtatapos. Dapat may team A, team B and so on ng ating national team. Para sa panahon na walang player ang mag-commit sa team A, may mga players tayong mahuhugot sa mga lower tier teams. Again, paulit-ulit na concern pero sa ngayon wala pa rin solusyon. Proper coordination and scheduling lang, sana magawa nila ng maayos. So, throughout, mag-VEDS, thank you for supporting this channel. Please don't forget to subscribe and hit the notification bell to update on the coming videos.